What's up mga kabulungan, welcome to Team ATTV na naman. At syempre, welcome na naman tayo dito sa Calgary D-League. Ayan. Ayan, so magpapasalamat muna tayo mga kabulungan kay Sir Ronald Dadibas, kay Sir Ricky Jesus, kay Madam Maybelline Jesus, kay J.P. Lim, at saka kay Sir Carlo Lix. Ayan, dahil patuloy po ang pagtitiwala nila sa atin. Kaya eto, kasama pa rin tayo sa kanilang event. Ayun. Ano bang event meron sila? Calgary D-League. Hindi, ganito kasi mga kabulungan. Itong darating na Sabado at Linggo ay gaganapin na o magaganap na ang pinakihintay nating Maylong Intercity Basketball Tournament. Napaka-exciting dito mga kabulungan. Bakit? Ang Winnipeg na 3-time champion dito sa Calgary, mga kabulungan, 3 times. 3 times champion ng Intercity dito sa Calgary ay muli nating makikitang maglaro. Ayan. Makakalaban na naman nila ang Vancouver Top Flight Sports ni Coach Nap Santos. Banggaan, iwanan. Ayan, nag-iiwanan sila sa ere. Ayan, mga liparan. Ayan, dahil nung nakaraang Intercity mga kabulungan ay ang Winnipeg at Vancouver Top Flight Sports yung nagkita sa finals. Pero nagkulang lang, tinapos ang Vancouver. At syempre, hindi naman pwedeng walang manalo. Ayan. Kaya sabi ng Vancouver, sa pagkakataong ito, kami na ang kukuha ng trophy. Sabi nila. Pero ang mga taga-Calgary mga kabulungan, ang first ever champion ng Calgary D-League, understatement. Sabi nila, nandito rin kami, taga-Calgary, home court namin to. Home court namin to, kukunin namin ang tropeyo. Ayan. Kaya, mga kabulungan, napaka-exciting to. Dahil hindi lang yan, ang mga taga-Edmonton, Edmonton Flying Eagles, dadagitin namin ang trophy para maiuwi sa Edmonton, sabi nila. Pero sabi naman mga kabulungan ng mga taga Red Deer, bago kayo makarating ng Edmonton, dadaan muna kayo sa amin. Kaya, sabi nito mga babaerong to, Red Deer babaero, agawin namin yan, atakin namin kayo, agawin namin yan, sa amin ang tropeyo, sabi. Pero ang sabi rin ng Team Impulse ng Air Grey, no, kami muna. Dahil pag galing kayo ng Calgary, Air Grey muna ang susunod. Kaya kami ang kukuha ng trophy. Ayan, nandyan ang Team Impulse ng Erdre mga kabulungan. Ayan. Pero, ayan nga, ang Prince Albert, Lethbridge at iba pang city mga kabulungan ay naghahanda rin para dito, siyempre. Huwag nyo kaming ismulin. Kasi sabi nila, walang malaking nakakapuwin. Ayan. Kaya ito mga kabulungan, napaka-exciting itong tournament na ito. Dahil, hindi lang dyan nagtatapos mga kabulungan. Kasi may mag-i-scout po mga kabulungan dito sa tournament na ito. Ayan, yung mga scout po nila ay may pagkakataon na makapaglaro sa mga college sa atin or sa mga MPBL or sa mga liga sa Vismin or mga malay mo, PBA. Kaya, kaabang-abang ang mangyayari dito mga kabulungan dahil yun nga, may mga scout, siyempre, magpapakitang gilas yung mga bata, magpapakitang gilas yung mga player para makapaglaro din sa atin. Kagaya na lang mga kabulungan, example na lang natin, Antonio Eusebio at saka si Alonso Tan ng UP Maroons, ang bagong champion ng UAAP Men's Basketball. Ayan, tinalo nila ang Ateneo Blue Eagles. At syempre, nandyan din mga kabulungan ang Crisostomo Brothers ng NU Bulldogs. Dito rin yan galing sa Calgary. Kaya, ito mga kabulungan, napaka-exciting ito. Kasi, bukod sa labanan ng City, magpapakitang gilis ka pa para makapaglaro sa atin. Diba? Kaya na panghinihintay nyo mga kabulungan. Sabado at Linggo. Panoorin natin. Or abangan na lang natin lahat yan mga kabulungan. YYC Admins, X Studio, Boss Bojo, Elevate. At syempre mga kabulungan, dito lang yan sa Team ATTV. Ayun!